Yes guys, magandang umaga o gabi, saan man kayo naroroon, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan o FW, saludo ako sa inyo. My name is Policia Ko, kung first time ka sa aking channel. So pag-uusapan natin ngayon yung basic lang po, bala, bullets, ammunition. Matatawag pong whole ammunition, live ammunition, ang isang ito, kasi kung buo siya, kompleto siya. Meron siyang apat na parts, bullets, shell, itong sa likod, primer, tapos powder o pulbura. So, dapat yan lahat ay sasabihin mong kung kumpleto yan ay live ammunition. So, alalahanin niyo po, may kaso tayong illegal possession of ammunition. Pag hindi kayo authorized na magbili or magdala ng bala. Okay? Tapos, sa mga conditioning naman, sa caliber, ang caliber ay nakakasulat dito sa may taas ng primer, sa may stopper niya. Nakasulat dyan yung years. Malalaman mo rin kung ilang taon na yung bala at para saan siya. Caliber 38. Siguro itong ano, yung dalawang litra dito is PL at AP. I think manufacturing to. Manufacturer. So, paalala lang po sa mga sa operation, no. Kailangan kung during tour of duty ay nasa mataas na quality ang iyong bala at siguraduhin niyo pong puputok 'yan at bago. Kaya po nilalagay niyo yung bala, ang bala ng manufacture years. Ayan, no, may nakakumakita na 'yan. Mayroon po yang ano, nakasulat na years kung kailan siya ginawa. Kaya nito 2014, ibig sabihin matagal na siya, 2014, so above 5 years na siya. So 50-50 na siyang puputok. Depende na lang yan sa location. So kung nasa operation ka, dapat at least 6 months to 1 year lang ang maximum ang duration ng bala mo. So nakakalungkot yung ating mga iba diyan ay almost 10 taon na ang bala nilang ginagamit. So, sad to say, yan ang katotohanan. Pero kung ikaw ay wise talagang security practitioner, ay dapat nag-i-invest ka kahit 3 piraso lang na bala para sa sarili mong proteksyon. At siyempre, para na rin sa iba. Kasi pag ginamit mo yung bala, kailangan 101% yan na puputok talaga. Yan po. Mahirap yung... Kasi pag sinaksak mo yan sa barrel mo at kinalabit mo, hindi pumutok, ikaw yung may paglalagyan. Diba? So, yun ah. Yung nasa operation pa ako ng security, hindi naman sa pagyayabang. Taon-taon akong nagpapalit ng bala na ginagamit ko. At hindi ko inaasa sa aking mga agency kasi sila ay medyo kapos din ang supply, so provided mo talaga ang sarili mong bala, so allowed naman po yung lalo may mga lisensya na bumili na kahit 3 piraso o 5 bala para lamang sa tour of duty. Kasi kung aasahan mo yung ating mga agency, inyong agency ay hindi mo nga malaman kung taon-taon bang may inventory siya ng bala, nagpapalit. So, ano na lang yon, initiative na lang. So, dapat condition, kung lalo na yung mga exposed sa araw at init, no, at tabing dagat. So, baka pumamaya yung pulbura niya sa loob ay matigas na. Pag pinalo yung sa prime ng primer sa nang gatil niyo diyan, pag pinalo ay hindi na puputok, mag-stopid na yan. So kayo naman ang kawawa, di ba? Paano kung yung kalaban mo ay may barrel din? So naunahan ka na ngayon kasi yung bala mo ay hindi po. Alalahanin niyo yung isang bala, buhay ang kapalit niyan. Buhay. Buhay niyo. Buhay natin kapag nasa serbisyo ka. So, ganun po kahalaga ang bala
isang bala ka lang, di ba? Hindi mo pwedeng hatiin yan. Ah, di ba? Yan po. So, iklan lang natin. Yan lang po ang paalala ko sa bala. Kailangan, tingnan mo yung years. Laging bago. Kung bibili ka, hanapin mo yung pinakabagong bala. At kung masyado nang matagal yung bala, wag mong bilhin. Maglipat ka sa bili, ibang ipilihan. So, anak, again po, yung mga hindi authorized, so may kaso po tayo dyan. Yung may mga authorized lang pong ang pwedeng bumili, tulad ng mga ibang security personnel na kailangan nilang, allowed naman silang bumili. Wag lang masyadong marami. Okay? So, iklan lang po. Yan lang po at thank you for watching. My name is Policia ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching and subscribe na please and share. Okay?